Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Beth at isa po akong caregiver dito sa Japan. Gusto ko pong i-share sa inyo ang aking story about rich generosity. 12 years old pa lamang ako, marami na akong naririnig na katuruan patungkol sa pagbibigay sa Panginoon at sinusunod ko po siya. Pero hindi ko po naiintindihan noon kung ano ba ang ibig sabihin ng tithes and offering. Ang tithes ay ang 10% ng ating income na binibigay natin sa Panginoon through our home church, at ang offering naman ay above the tithes na binibigay natin kung meron tayong thanksgiving or may prayer request tayo or may mga taong gustong i-bless si Lord through us. At isa po sa mga paborito kong Bible verses about giving to the Lord ay ang story ng widow woman sa Luke chapter 21, kung saan pinuri ni Jesus Christ ang widow woman na ito dahil sa kanyang pagbibigay. Madali po sa atin ang magbigay kapag kamarami at mayroong extra. Pero ang widow woman na ito, sa kabila ng kanyang kahirapan, binigay niya lahat ng kusing na mayroon siya. At makikita po natin sa story na tinitignan ni Lord yung heart natin when it comes to giving. At I can relate to this widow woman dahil I had the same experience with her. 3 years ago, nagtatrabaho po ako bilang isang domestic helper. At mayroon po akong konting ipon. So, nung time na yon, the Lord impressed upon my heart to give everything to Him and just trust Him, at wala pong pagdadalawang isip na sinunod ko po ang Panginoon. To cut the story short, after obeying, trusting, and waiting to the Lord, opportunity came. Never ko pong na-imagine na darating ang panahon na makakapagtrabaho at makakapanirahan po ako dito sa bansang Japan. Dahil marami pong tao ang nangangarap na makarating dito. Nung una po, nung sinabi ng Panginoon sa akin na dadalhin niya ako sa Japan, nag-doubt po ako sa sarili ko na posible kaya yun? Malaki ang gagastusin, may mga exam na kailangang maipasa, and pero sige Lord, sabi mo, sige po, susunod ako. And lo and behold, God in His faithfulness and His goodness, eto po, nandito na ako sa Japan. Everything na kakailanganin ko, from the expenses, sa health ko, sa wisdom na kailangan ko para maipasa ang mga exam, the Lord has provided everything. Kaya po talaga masasabi ko talaga na isa po akong living testament that indeed we cannot outgive God, na kung ano yung ibinigay mo sa Kanya, kaya niya yung ibalik sa'yo ng sobra-sobra. Yung gift of salvation na binigay ng Panginoon sa atin, binigay sa atin ng Panginoon ng libre at hindi natin makakayang suklian. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya naman, ini-encourage ko kayo na bakit hindi nyo subukan ang magbigay sa Panginoon. Unahin nyo siya at para kayo mismo mamamangha kayo at magugulat kung paano kayong pagpapalain at ibabalik ni Lord sa inyo yung ibinigay nyo sa Kanya. Kaya naman, happy giving!